Ayan, okay na sana. Kaya lang, ayan, nasa Bureau of, ipasok mo lang sa wardens na yan eh. Ayan, nandito na po tayo sa loob ng Camp Bagong Diwa. Kaya lang na-miss natin yung chance. Kasi nauna sila yung NBI vehicle. So, ay kabag is, hindi, natagalan ako sa clearance doon sa office kay Corporal. So, kaya hindi natin na-cover. Ayan. So, nakaalis na yung sasakyan ng NBI. Nakaalis na din yung ano. Naibaba na rin siya. May kasama siya tatlong katulong na may dalang gamit niya. Ayan. Hello to all of you. Ayan. So, Emmanuel, hi. Pagkatalino Warrior. Okay, nandito na siya. Confirm na nailipat. Nakita naman namin mula nung medical hanggang nailabas sa NBI. Kaya lang hindi kami pinayagan kasi wala si OIC nasa conference. Ayan. Thank you, Irene. Hindi, malapit na. May kasama siyang tatlo. Nagdala ng gamit niya. Tapos yung kanyang attorney, ayan. So yung attorney niya, nagkita din kami sa NBI. Napakaganda ni Madam. Pero ang sama ng tama niya sa akin. Oo. Ako pa daw ang nagde-deliver ng fake news. Doon sa nabanggit natin na bumisita sila o bumisita ang lawyer na wala naman ako binanggit o specific dahil hindi ko naman kilala yung lawyer at kung sino-sino yung lawyer niya. Nandito siya sa loob na, at least nandun na tayo, nakita naman natin na. So ayan, pero may video kuha, hindi namin muna ngayon ipapasok kasi medyo mainit sa susunod. Ayan, naka-ID pa nga ako eh, oh. Kasi pag di ka naka-ID, hindi ka papapasukin. At saka every time na pumupunta ako sa ano, kumukuha ako ng clearance. Ayan, pero ayan, hindi kasi ako nakakuha ng maaga ng clearance na wala sa isip ko pala. Yung letter ko kasi kay director, hindi pa niya nakita, kaya hindi tayo nakakuha sa NBI. Dahil busy siya, ayan. Ayan, nagkausap kaming dalawa nung abogado niya. Sabi niya sa akin na dahan-dahan daw ako ng pagbabanggit o pagbablog kasi tawag niya lang sa akin vlogger. So, ayun. Alam ko, nirecord niya yung usapan namin kasi hinawakan niya yung phone niya. Nagkita kami kasi sa loob ng NBI kay XO. Doon sa SMS, sa Security Management System, na naghatid kay Norman Mangusin. Pagkatapos, galit na galit siya, nandilisik ang mata niya sa akin at sinabi niya na dahan-dahan daw ako kasi baka sampahan daw niya nila ako ng kaso ng tatlo. Kasi bakit ko daw sinabing binayaran o ano. Wala naman ako sinabing binayaran, correction uli. Ang sabi ko lang, binisita ng abogado, sabi ng mga akusado. Daw, sabi ng akusado. Nag-accuse, di ba? Akusado ba? Tama ba yun? Sabi nung nag-demanda o nag-accuse. Ayan. So, ayan. Sa national, ayan. So, ayan. Hindi naman tayo pwedeng mag-ano diyan. So, kailangan nakababa lang. Tayo ay baka mapagalita. Bakit huminto? Lalabas na tayo. Hindi na natin makikita. Uy, bawal. Baka ano kayo, bawal. Hindi kayo magpukuha ng wala kayong permission. Go, lock. Bawal lang. Na, balik na. Ayan. Yung mga kasama ko, matitigas ang ulo, nagpapapicture. Bawal. Alam ko na yan ang kanila. Pagpasok pa lang namin dito, kailangan na namin ng clearance. Ayan. Kasi naman na, ano. Eh, kaya yan, nabinaantay ko yung mag-escort sa amin. Ayan, sir. Hindi, oh. Kaya si Corporal. Ayan. Ilalabas lang natin yung week na.
na uniform. And mag-a-advance lang tayo ng request sa Manila City Jail paglipat niya kung tayo ay makakapasok. Ayan. What else? So, si Madam Lawyer Beautiful lang ang kasama niya. So, ayan. Lalabas na tayo uli. Ayan. Tayo ay ano. So, ayan. Isa lang din naman ang sinabi ko kay Madam Lawyer. Sinabi ko kay Madam Beautiful Lawyer, maganda siya, in fairness si Madam. Sabi niya, idedemanda ako pagka daw ano. So gusto niya mag-name drop ako. Name drop ako. Pero kung lawyer siya lang, di ba? And at the same time, ayan, pero ang sagot ko lang naman sa kanya, ganito. Ma'am, sabi kong ganun. Ma'am, bakit pa din pinapay asama naman niya si Ilya niya? Good news. So, doon. Wala akong ano. Hindi kami ang magkalaban ng lawyer. Ang ano lang natin is yung katotohanan. Ulitin na. Yung mga bagay na talagang yung mga criminal case na hindi katanggap-tanggap. So, yun lang yun. So, that's the update. Ayan. So, ayan. Nandito kami sa Bikutan.